Good afternoon, everyone. Good afternoon, world. And good afternoon, Philippines. Good afternoon sa ating lahat. At sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat-lahat. Sana okay tayong lahat. Sana naka-recover na yung mga natamaan ng bagyo, guys. So, pag-pray natin na sana malampasan nila yung mga pagsubok na kanilang napagdaanan ngayon. So guys, to this vlog, meron na naman akong i-share sa inyo na about sa herbal medicine. Guys, alam naman natin na ang content ng aking YouTube channel is about travel, herbal medicine, entertainment. So, hindi ko alam kung anong pwede kong gawin about entertainment. So, hindi na ako nakafocus muna sa entertainment at saka sa travel. Ang ginawa ko na lang ngayon, nag-focus ako dito sa aking content na mga about herbal medicine. So, guys, sana huwag kayong magsawang manood. Sana suportahan nyo ang aking YouTube channel. Sana mayroon kayong nakukuhang kahit papano kunting tips. Siguro alam naman natin na marami na rin nakakaalam about sa mga herbal. Pero, yun nga, ito ang gusto kong gawin content. So, guys, simulan na natin. Ang aking i-vlog ngayon is about sa oregano leaves na pwede natin gawing syrup para sa mga bata. So guys, samahan nyo ako at kukuha tayo ng oregano leaves. So let's go! Ito siya ang oregano kalabo. Ayan, yan siya guys. So ito, kukunin natin ito siya ganyan. Ayan, kukunin natin ito. Ayan, tinan mo ang taba-taba ng aking oregano. Ayan. Ayan, yan siya. Ayan siya guys, yan. O, diba? Ang taba-taba, ayan. Kukuha tayo nito. Ito ang kukunin natin. Ayan, oh, nakakuha na ako. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan, nakakuha na ako ng dahon. Dadagdagan natin. Ayan, para ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawing syrup itong oregano. Ayan. I-estimate nyo na rin kung gaano karami. Ayan, sa akin ito, ito lang kinuha ko kasi nga sample ko lang naman sa inyo kung paano ako gagawa ng oregano syrup. So guys, samahan nyo ako at aking ipapakita kung paano ang procedure ng paggawa ng oregano syrup. Let's go guys. Pagkatapos nating hugasan,
ilagay natin dito sa bow dito. Ganyan. Ganyan. Siguraduhin natin guys na malinis na yung leaves na oregano. Gagamitin ko na lang, pwede naman mga yan, baso, pwede naman. Basta ang importante lang yung ganyan niya sa magiging ganyan yung kulay ng daw. Kasi ang gusto natin gawin na maano siya, ma-squeeze natin para yung juice na, ang juice na is lalabas. Bibili kayo ng oregano syrup sa pharmacy. Pwedeng kung mayroon naman kayong tanim na oregano, pwedeng kayo ang gagawa. Kasi na, madali lang naman siyang gawin. Ang importante lang, meron kayong, parang ang lakas ng aking TV guys. Dali nga. Nito is tingnan mo siya guys, ganyan lang yung pagtutok natin, ayan, kasi lumalabas na yung juice ng ayan, kung ano naman guys, kung pwede nyo naman din itong salain sa towel na maliit, wala kasi akong towel na maliit. Kasi ginagamit ko kasi nito kapag ako ang iinom, ganyan lang parang iniihaw ko siya konti sa apoy, tapos igain ko siya, tapos idiretso ko na siya sa kutsara. Kasi sa atin ng mga malalaki guys, hindi na kailangan lagyan mo siya ng limon, lagyan mo ng kung ano-ano pa dyan, pwede na siyang idiretso mo nang inumin ang oregano kapag naano mo na siya, na-squeeze mo na siya. Kaya lang naman natin ito ginagawa na nilalagyan natin ng limon, nilalagyan ng nitong honey, nang dahil para sa mga bata. Sa mga malalaki naman, hindi na kailangan. Pero meron din namang tao na ayaw niya ng amoy, parang nasusuka siya pag naamoy niya itong oregano. So, nasa sa inyo na din yung diskarte nyo kung paano nyo gawin na para mainom nyo ang oregano. Ayan, ganyan. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung ito siya ang pinapakita kung ginagawa ko para ito sa mga bata. Kasi, ang mga bata masyadong masilan. Hindi mo yan sila mapainom ng basta-basta lang. So, ngayon guys, lagyan natin ng lemon. So, ang lemon, squeeze natin dito sa baso. Ganyan. Na-squeeze na natin dito sa baso. Dalawang lemon, depende na sa dami ng oregano na gagawin mo. Pero kung kunti lang din naman yung oregano na gagawin mo, so, kung kunti lang din yung lemon na ilalagay natin. Pampatay amoy lang ito ang lemon yung mga bata, hindi nyo maamoy yung amoy ng oregano. Then, ilagay na natin dito ang oregano juice. Ayan. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. Ayan guys, ang color ng oregano. Ganyan. O diba, nakikita niyo ganyan ang kulay. Mayroon na itong lemon. Ayan. So guys, hindi na siya, inamoy ko, hindi na maamoy nung mga bata ang itong ano, ang amoy ng oregano, kasi nga nilagyan ko na siya ng lemon. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng lemon. Tapos pagkatapos natin lagay ng ano, ng lemon, lagyan din natin ng honey. So ilan ang honey na ilalagay natin, nakadepende din yun sa dami ng oregano juice nyo at saka sa lemon na nilalagay niyo. Kung ano, kung konti lang naman siya, yung gaya nito, siguro naman ang ilagay niyo is 1 tablespoon.
ganyan kadami, 1 tablespoon. Or, i-estimate nyo na lang din, guys. Kasi, kunyari, half muna ang ilagay nyo. Tapos, pagtikim nyo, okay na yung lasa niya. Kaya na inumin ng mga anak nyo. So, half tablespoon lang siya. Pero kung half tablespoon, may lasa pa rin, alam nyo na masilan yung panglasa ng mga anak nyo, dadagdagan nyo siya kunti ng lemon at saka honey para mainom ng mga bata. Kasi alam natin na ang mga bata talaga sobrang masilan yan sila. Hindi mo yan sila mapainom ng basta-basta. So, half tablespoon. Ayan. So, ayan. At oo nga pala guys, kapag bumili kayo ng honey nga pala, ang bibili nyo, siguraduhin nyo na yung honey na bibili nyo is organic siya guys. So ito siya guys, mainom na talaga siya ng mga bata kasi masarap na siya, matamis at saka kayang-kaya na nilang inumin ito kasi masarap na ang lasa niya. Hindi na siya mapakla at saka hindi na siya yung ano, yung mapait yung lasa niya. Hindi na, masarap na siya. So, ganyan guys, ganyan ang paggawa ng oregano syrup. At tandaan natin guys, na sa lahat ng ating gagawin, kapag mayroon tayong mga kumping nararamdaman, lalo na yung mga bata, ito lang ang ipapainom natin kapag mayroon silang ubo, mayroon silang asma, hika. Ayan, ito maganda talaga ang oregano sa mga bata or sa atin naman na malalaki. Tandaan natin na kapag malaki, kung tayo adult ang iinom, huwag na nating lagyan ng honey at saka lemon. I-squeeze lang natin dito ang lips, din idiretso na natin lunok. Kung hindi natin kaya ang lasa, kuha lang tayo ng tubig or kaya saging, kain tayo din. That's it. Kayang-kaya na natin yan kasi malaki naman na tayo. Ang ginagawa lang natin na ganito dahil nga ang mga bata is mahirap painumin. So guys, hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig, panunood sa aking vlog about herbal medicine. So guys, salamat at hanggang sa muli. Ito po ang inyong kapatid. Please don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos na i-upload. So guys, hanggang sa muli. Bye-bye!